Indonesia received orders for 5 dozen intermediate tanks from the Philippines. Indonesia received orders for 100 intermediate tank units from the Philippines through state-owned company PT Pindad. The head of the intermediate tank program, Pindad Windu Paramata, said that the country had stated that they intended to order tanks resulting from collaboration between Indonesia and Turkey. "We will show intermediate tanks there, as a condition to get defense equipment in their country," Windu told Anadolu Agency. Domestically, said Windu. Orders also came from the Indonesian Ministry of Defense to be used for the TNI. However, he said, the TNI is still mapping out how many units of 20 to 40 tons class needs to be made prototypes as a result of collaboration between Pindad and the Turkish defense equipment company FNSS. Windu said that this year the intermediate tank has been certified by the Army Research and Development Agency. In addition, said Windu, intermediate tanks are currently in the process of certifying land eligibility at the Ministry of Defense. The certificate, said Windu, was in accordance with the needs of the TNI. Land-based certificates will soon be obtained, but because there is already a certificate from the Dislithing AD, it can already be bought and sold, Windu said. Windu revealed that this is a tank with the most recent technology in the world defense industry. "This medium tank," said Windu, "has a 105mm main gun cannon with the ability to shoot the same or higher grade." Nakatanggap ang Indonesia ng mga order para sa 5 dozenang intermediate tank mula sa Pilipinas. Nakatanggap ang Indonesia ng mga order para sa 100 intermediate tank units mula sa Pilipinas sa pamamagitan ng PT Pindad ng kumpanya na pag-aari ng Estado, ang pinuno ng intermediate tank program. Pindad Windu Paramata ay nagsabi na ang bansa ay nagsabi na nilayo nilang mag-order ng mga tangke na nagre-resulta sa pakikipagtulungan sa pagitan ng Indonesia at Turkey. "Magpapakita kami ng intermediate tank doon bilang kondisyon para makakuha ng mga kagamitan sa pagtatanggol sa kanilang bansa," sabi ni Windu sa Anadolu Agency. Sa lokal, sinabi ng Windu, "Ang mga order ay nagmula rin sa Indonesian Ministry of Defense na gagamitin para sa TNI, gayunpaman," sinabi niya. "Ang TNI ay nagpapalabas pa rin kung gaano karaming mga unit ng 20-40 tonelada ang kailangang gawing prototypes bilang resulta ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Pindad at ng Turkish Defense Equipment." Company FNSS. Sinabi ni Windu na sa taong ito ang tangke ng intermediate ay sertipikado ng Army Research and Development Agency. Dagdag pa, sinabi ng Windu, "Ang mga intermediate tank ay kasalukuyang nasa proseso ng pagpapatunay ng pagiging karapat-dapat sa lupa sa Ministry of Defense. Ang sertipiko," sinabi ng Windu, "ay alinsunod sa mga pangangailangan ng TNI. Ang mga sertipiko na nakabatay sa lupa ay malapit nang makuha, ngunit dahil mayroon ng sertipiko mula sa Dislitbang AD, maaari na itong bilhin at ibenta," sabi ni Windu. Ipinahayag ni Windu na ito ay isang tangke na may pinakabagong teknolohiya sa industriya ng pagtatanggol sa mundo. Ang tangke ng daluyan na ito,
sabi ng Windu, ay may 105 mm pangunahing kanan ng baril na may kakayahang ishot ang pareho o mas mataas na grado. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.